Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Trip ni Mike. Sobrang tagal na po natin hindi nakakapag-upload ng vlog dahil nga lately, again, sobrang busy po natin sa work. Kaya naman, habang nasa vacation leave po tayo ngayon, gumawa po tayo ng vlog na patungkol sa paghanap ng trabaho dito sa Canada. Bago po natin ikumpara ang duties and responsibilities ng salesperson between Philippines and Canada, pag-uusapan po muna natin ang general description at ibang tawag o terms ng salesperson. Sa Pilipinas, mas pamilyar po tayo sa term na sales clerk or salesperson o mas kilala sa term na cashier. Ngunit dito sa Canada, ito po ay kilala bilang sales associate o sales employee. Ang iba naman, ang tawag sa kanila ay sales representative or retail associate. Ngunit iisa lamang po ang kanilang job description. Nagkakaiba lamang po kung paano po sila tawagin. Generally speaking, ang job description ng isang salesperson ay someone who works in a store to sell products to customers, like cashiers. They can work to process customers' payments but typically have other responsibilities like helping customers find products that fit their needs or restocking shelves. By the way, ang comparison muna natin ngayon tungkol sa duties and responsibilities ng isang salesperson ay between Pilipinas at ng Canada. Saka na natin pag-uusapan ang ibang lugar katulad ng Middle East sa mga susunod nating vlogs. Kaya naman nag-research tayo ng isang website at ito nga ay ang www.jobstreet.com.ph at nakakita nga tayo doon ng isang job posting patungkol sa sales clerk na magtatrabaho sa isa sa mga stores ng SM at ito nga ay sa lungsod ng Makati. At ang mga hinahanap nila sa isang sales clerk ay ang mga sumusunod. Convince customers to purchase items by creating good shopping experiences such as service, product, and ambience. Ito ay yung may kakayahang mangumbinse ng customers upang bumili ng produkto at magkaroon ng mamimili ng magandang shopping experience kasama na dyan ang service, produkto, at pati na rin ang ambience ng store. Smile, greet customers and encourage them to buy items by presenting features and benefits and offering latest promotions. Ito yung may kakayahang ma-encourage ang mga tao na bumili ng produkto sa pamamagitan ng inyong kaalaman sa produkto at pag-offer sa kanila ng mga latest promotions. Answer customers' questions or complaints and assist them before or after a sale. Give them shopping carts or accompany them to service counters. Ito naman ay ang kaalaman ninyo sa pagsagot sa alinmang katanungan tungkol sa produkto o complaints o pag-assist sa kanila bago at pagkatapos nila bumili at pagbibigay ng shopping carts kung kinakailangan at pag-a-assist sa kanila hanggang service counters. Display complete assortment of items in the selling area based on official guidelines and put away items handled by customers o pagdi-display ng mga items sa mga selling areas base sa official guidelines at put away items mula sa counter. Inspect items for damage, wrong or lost price tags or stock outs during off-peak hours. Alert stock clerk for pull-out or replenishment. Ito naman ay ang pag-i-inspect ng mga damaged items, maling price tags o items na walang price tag o stock out sa oras na hindi busy ang store at pag-i-inform sa mga stock clerk kung may kailangang i-pull out o i-replenish. At ang kanilang qualification ay graduate of an associate course, post-high school non-college or university degree program or have reached college level or senior high school graduate.
Kung mapapansin nyo po, ang trabaho ng salesperson sa Pilipinas ay more on pagbebenta ng produkto o pag-assist ng customers in general. At kung halimbawa po ay kayo ay nailagay sa cashier, most probably po ang inyong work ay more on sa cashier lang. At napapansin ko rin po no, na hindi nyo po kailangang iwan ang area kung saan po kayo nilagay. At sa stocking naman, meron pong staff na gumagawa nito katulad ng stock clerk or merchandiser. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang duties and responsibilities ng isang salesperson o kilala bilang sales associate dito sa Canada, at ito ay galing sa www.indeed.com. Number 1, creating a welcoming environment by greeting all customers as they walk through the doors. Meaning, kailangan nyong i-greet ang mga customers pagpasok nila maging saang mang parte nyo sila nakita. Next, providing excellent customer service by ensuring the customer takes priority in answering any questions they have. Ito yung pagbibigay ng magandang customer service sa pamamagitan ng pagbibigay ng extra attention sa customers, lalong-lalo na sa pagsagot sa kanilang mga katanungan regarding the products. Then, maximizing sales opportunities to achieve store targets. Sa ibang retail stores kasi, obligado po ang sales associate na ma-hit ang kanilang sales target. Kaya naman po, hindi lamang po ang abilidad nyo sa pagbebenta ng produkto o knowledge nyo about the product ang kailangan ng ganitong klaseng store, kundi na rin po ang abilidad ninyo na mahikayat ang mga customers na bumili ng inyong produkto at ma-hit na rin ang inyong target. Also, accurately process POS transactions and proper cash handling. Yes, one of the main duties and responsibilities of being a sales associate dito sa Canada ay kung paano mag-process ng POS o point of service transactions kung ang customer po ay magbabayad na. At kailangan din po kayo ay may kaalaman kung paano po mag-open ng store at mag-open ng kaha at mag-close ng kaha kung kayo po ay mag-close na ng operation ng inyong store. Unlike in the Philippines, kung kayo po ay naitalaga bilang cashier, dun lamang po kayo. And maintaining consistent visual merchandising and housekeeping standards at all times. Dito kasi sa Canada, kung ikaw ay sales associate, isa sa mga trabaho mo ay mag-stock ng mga items o kung paano ito i-merchandise. Unlike in the Philippines, kung ikaw po ay naitalaga sa sales floor, ikaw lamang po ay mag-a-assist ng mga customers. Kung ikaw naman po ay naitalaga sa cashier ka lang. At kung ikaw naman po ay stocking, meron pong gumagawa noon, katulad ng sinabi ko kanina, like mga stock clerk or merchandiser. Pero dito sa Canada, gagawin mo rin yun. Ensuring adherence to operating and security procedures at all times. Bilang sales associate dito sa Canada, ini-insure nyo po na maganda ang operations ng inyong store at magkaroon po ng knowledge about security procedures. What do I mean by security procedures? Here in Canada, most establishments or business areas such as restaurants, coffee shops, or cafes, grocery stores, big box stores, or hypermarkets, at maging bangko, wala po kasing nakatayong security guards sa entrance mismo ng building. Kaya naman train po ang mga sales associate tungkol sa mga security protocols about theft at ibang sitwasyon. Don't worry po, ang mga sales associate, hindi po nila kailangang hulihin ang mga kawatan, bagkus kailangan lamang po nilang malaman kung ano po ang gagawin when it comes to that situation. Then, keeping knowledge up to date of all collections, product informations, promotions, and rewards program at all times. Isa ring duty ng sales associate ay ang pagkakaroon ng kaalaman or updated information tungkol sa bagong produkto, promotions, or even rewards program ng store. And lastly, executing opening and closing procedures. Dito sa Canada, ang sales associate din ang nag-o-open ng store kasama ng kanilang superior. Kayo din ang magbibilang ng petty cash, float, at mag-o-open ng kaha bago mag-start ang operation ng store. Ginagawa nyo rin ang ilang task katulad ng cleaning and recovery o yung pagbabalik ng mga items sa kani-kanilang mga section. Gayun din ang paggawa ng ilang custodian task katulad ng pagsisweep o pagmamap ng floor bago magsara ang inyong store. Generally, retail sales associate candidates will have at least 1 year of experience in retail sales. However, if
on-the-job training is to be provided, then previous experience may not be required. An ideal retail sales associate candidate will have some experience in a sales or customer service role. At kung kayo po ay may balak na mag-apply ng trabaho sa retail industry, ang mga employers po ay tumitingin sa inyong experience at gaano ito katagal. At kung kayo naman po na aplikante na manggagaling sa Pilipinas o ibang bansa, mainam po na magkaroon ng experience sa mga duties and responsibilities na nabanggit natin kanina. Dahil nga ang mga Canadian employers, minamaximize po nila kung gaano kalawak ang inyong abilidad sa industriyang ito. Honestly speaking, kung kayo po ay aplikante na manggagaling dito mismo sa Canada at kayo ay nasa high school level lamang, huwag po ding mag-alala dahil kung kayo naman po ay may experience sa retail industry, most probably kayo po ay ma-hire. Hindi naman po kasi mahigpit ang Canada when it comes to age, sex or gender or level ng edukasyon. As long as the employer will see on your resume na meron po kayong experience sa ganitong posisyon at meron po kayong kakayahan sa posisyon na hinahanap nila. May mangilan-ngilan lamang po na retail stores na nagre-require sa mga aplikante ng 4-year college degree, pero napaka-rare po nun. At para naman po sa mga aplikante na manggagaling ng Pilipinas o ibang bansa, ang una pong qualification ninyo na kailangan ay kung paano po makipag-communicate sa mga Canadians. Kailangan po meron po kayong basic communication skills in English, lalong-lalo na po kayo po ay may chanceng ma-interview ng employer kahit na po kayo ay nasa Pilipinas pa lamang o ibang bansa. Yes po, ang average rate ng isang sales associate dito sa Canada ay nasa 1559 Canadian dollars according to Indeed, o pag kinonvert po, ito po ay nasa 654.78 in Philippine peso. Kada oras po yan. Ngunit dito sa Edmonton City, dito sa Alberta province kung saan ako nakatira ngayon, ang starting salary or starting rate ng isang sales associate ay nasa 15 Canadian dollars or 630 pesos. Kung susumahin natin, no, mas marami na di hamak ang duties and responsibilities ang sales associate dito sa Canada kumpara sa Pilipinas. Dahil hindi lamang po nagtatapos sa pagbebenta ng produkto or pag-assist ng customer. Kailangan po alam nyo po ang halos kabuuan ng operasyon ng inyong store. That's it guys, I hope makatulong po ang ating vlog na ito sa ating mga kababayan na nais mag-apply bilang sales associate dito sa Canada, whether they are already here in Canada or will be applying from the Philippines or other countries. At sa susunod naman nating vlog, by request, pag-uusapan naman natin kung paano gumawa ng resume. Dahil nga may mga nag-PPM sa atin sa Facebook page at nagtatanong po sila doon kung paano po gumawa nito. Kaya naman abangan po ang vlog na yan. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Hit nyo na rin po ang notification bell para naman po updated kayo sa ating mga vlogs patungkol sa paghanap ng trabaho dito sa Canada. That's it for now. Bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again.